Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang ating tagapagligtas at pag-asa, lakas at kapahingahan. Buksan natin ang ating mga puso. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hilingin natin ang kapatawaran ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente de Paul ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkalomong kaming pinag-alab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit
at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino daw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sabihin ito kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Huling Biyernes na po ng Setyembre at talagang kaibilis ng panahon. At ilang tulog na lang, mararamdaman natin talagang papalapit na ng papalapit ang Pasko. At pagkatapos naman ng Pasko ay ang ating kapistahan. At sabi nga, tayo'y nananabik sapagkat sa unang pagkakataon, ang ating kapistahan sa karangalan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi na lamang piyesta ng Quiapo, piyesta ng Maynila, kung hindi piyesta ng buong Pilipinas, piyesta ng bawat Pilipino. Siguro nagtataka kayo, bakit ganun eh, talaga namang laganap naman ang piyesta ng Nazareno mula sa pulpa. Ngunit, ang kakaiba po talaga ngayon ay itinagubilin ngayon ng mga obispo na saan mang panig ng Pilipinas, meron man o walang deboto, ang bawat Pilipino ay magdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At yon ay mangyayari sa unang pagkakataon. Kaya't yung tinatawag pong kalendaryo ng simbahan para sa Pilipinas, kalendaryo ng bawat Pilipinong Katoliko, kanila ngayon ipagdiriwang ng husto, deboto man o hindi, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't napaka mabiyaya po ang darating na kapistahan. Kaya't palakpakan uli natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa biyayang iyon. Alam nyo po, yun ang isa talaga sa dinasal ko po nung ako'y masugo at mapunta dito sa Quiapo. Dumating ang panahon na iyon na ang pagpaparangal sa Nazareno ay mangyari sa lahat. Tamang panahon. Hindi po ba yun din ang inaasam ng bawat isa sa atin? Gusto natin malaman ang tamang panahon. Right timing, ika nga. Kailan kaya mangyayari ito? Kaya nga iba sa atin natutukso, magpahula, para malaman mo. At kung papansin nyo naman po, o iba magpapungsoy, o ano man, o magbabasa ng mga tala, no? Sa astrolohiya, dahil yun yung inaasam natin na malaman sana natin. Kasi kung meron mang isang hiwaga sa buhay, ano ba talaga yung tamang panahon? Kaya yung iba, di ba, huwag ka munang magbubukas ng negosyo ngayon, baka malasing ka. Hindi maganda ang panahon. Hindi tama yata o kabilugan ng buwan. Mga ganong bagay. Hindi yata nasa linya ang mga tala, kaya dapat huwag ka munang magpakasal. Huwag muna kayo, katatapos lang ng kapatid mo, magsusukob. Mga ganong bagay. O namatayan, may kamamatay lang. Huwag kayong magbibiyahe. Baka madisgrasya kayo. Marami tayong hiwaga sa buhay. At ito ay isa rito ang malaman ng tamang panahon. Kaya nga sa unang pagbasa, ipinaalala sa atin sa aklat ng Mangangaral,
may ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahon para sumaya, may panahon para magluksa, may panahon ng tagsibol, may panahon ng paglagas, may panahon na nasa taas, may panahon na nasa baba. Kaya nga't ito yung ating ipinagdarasal din siguro sa Poong Nazareno, ituro sa atin ang tamang panahon. Ngunit mga kapatid, kung mayroon man pong unang paalala sa atin, ang panahon ay nasa plano ng Diyos. Kung kaya nga't kung gusto natin malaman ang tamang panahon, tayo'y umugnay, lumapat sa plano ng Diyos. Yun lang po ang paraan. Walang sino man sa atin ang makakaalam ng lahat na mangyayari sa hinaharap. Walang sino man sa atin na makaalam kung ano ang ibinibigay sa atin ng kasalukuyan. Ngunit lahat tayo ay maaaring humiling sa Panginoon na bigyan tayo ng liwanag ng kaisipan upang maging bukas sa Kanyang kalooban. Sapagkat kapag nakalapat tayo sa plano ng Diyos, lalapat din tayo sa tamang panahon. At ano nga ba ang plano ng Diyos? Anong plano ng Diyos sa iyo? Anong plano ng Diyos sa mga anak nyo? Ano ang plano ng Diyos sa kabuhayan natin, sa mga pangarap natin? Simple lang po, mga kapatid. Ang plano ng Diyos ay ang ating kaligtasan. Ang plano ng Diyos, ulitin ko, ay ang ating kaligtasan. Kung kaya nga't ang lahat ng bagay sa ating buhay, kung ang mangyayari ay magdudulot sa atin ng kaligtasan, ito ang plano ng Diyos, ito ang panahon at oras ng Diyos. Minsan nakala natin, ay, hindi yata tama yung tiyempo. Di lang minsan may lalapit sa akin, Pader, nagpa-bless ako nung mag-i-exam ako noon, pero hindi po ako pinalad nung pagkakataon na yon na makapasa. Nasama po ang loob ko dahil parang pinagkaitan ako ng Diyos. Pero ngayon, binabalikan ko, mayroon palang plano ang Diyos. Hindi ako agad nakapasa noon para turuan niya akong lalong magsumikap, lalong magpakumbaba, lalong lumapit sa Kanya. Siguro nga sa unang tingin, may mga bagay na akala natin wrong timing. Akala natin malas. Akala natin hindi tayo kinalugdan ng Diyos. Pero sa mas malawak na plano ng Diyos, sa mas malawak na orasan ng Diyos, yun pala ang tamang panahon. Minsan, hindi agad gumaling o hindi pa nga gumaling. Pero di lang din minsan lumapit sa akin at sabihin, Pader, kaya pala nangyari yun. Dahil kung agad akong gumaling, hindi ako nakapagnilay. Kasi pag gumaling ka agad ako, magtatrabaho agad ako, magiging abala agad ako, pero binigyan ako ng oras ng Diyos, magnilay, mag-isip-isip sa buhay, at dahil doon, nagsisi ako, napalapit ako sa pamilya ko, naituwid ko ang mga prioridad ko sa buhay, at nang dumating ang panahon, ako'y nabalik sa kalakasan, doon ako mas nagkaroon ng tamang direksyon sa buhay. Tama pala ang oras ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling pinag-aantay tayo ng Diyos, sa mga sandaling
hindi agad nangyayari yung gusto natin. Alam niyo po, tayo mga tao, minsan nagmamadali tayo. Kung meron mang isang bagay na magandang maalala, ang Diyos kailanman hindi nagmamadali. Ang Diyos, ibang-iba ang orasan niya sa orasan natin. Sapagkat ang hinog na oras sa Diyos na sana matuklasan nating lahat ay ang sumapit sa atin ang kaligtasan. Huwag mong isipin na tayo'y pinabayaan niya. Kaya nga't sa Ebanghelyo ngayon, gusto ni Jesus Nazareno, bago pa ipahayag ng mga alagad na siya ang Mesiyas ng Diyos, ang tagapagligtas ng Diyos, maunawaan nila na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil, ipapapatay, bago siya muling mabuhay. Maranasan muna nila ang krus. Dumanas muna sila sa pagsubok upang sa ganon tunay na mahinog sa panahon at makilala nila ang oras ng kaligtasan. Balik tayo sa tanong kanina, kailan kaya ba ang tamang oras sa buhay natin? Pag sumasapit ang panahon ng kaligtasan sa buhay mo, yan ang tamang oras sa buhay mo. Aanin mo ang mayaman ka, makapangyarihan ka, nasa tuktok ka. Aanin mo ang nakukuha mo lahat ng gusto mo, pero nalayo ang kaluluwa mo sa Kanya. Nalayo ang kalooban mo sa kaligtasan. Nalayo ang ugali mo sa kabutihan. Hindi pa yan ang tamang oras mo sa buhay. Hindi yan ang takdang panahon na ipinagkakaloob sa iyo ng Nazareno. Sapagkat, gaya nga ng sabi ko kanina, ang tamang oras ay ang kalooban ng Diyos. At iisa lang ang kalooban ng Diyos, ang ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, opo, marami tayong kahilingan, marami tayong dinadasal, marami tayong ipinapakiusap sa Poong Nazareno, pero huwag nating kakaligtaan, ang pinakatamang oras, ang pinakatamang biyaya, ang pinakalapat sa Kanyang kalooban, at yun ay walang iba kung hindi ang tayo'y maligtas, malayo sa masama, at lalong mapalapit sa kabutihan. Sapagkat ang takdang panahon na pinakaantay-antay nating lahat, hindi yung yumaman ka, hindi yung matupad lahat ng pangarap mo sa buhay, hindi yung mangyari ang lahat ng plano mo para lang sa anak mo o sa mahal mo sa buhay. Ang pinakatakdang panahon na sana mangyari sa ating lahat ay ang makapasok tayo sa kaharian ni Jesus Nazareno at makapiling natin siya at sana makapiling natin ang bawat isa kasama siya habang buhay magpakailanman. Sapagkat ang takdang panahon na nilaan ng Diyos sa atin ay ang tayo'y makapunta sa langit, matamasa ang tunay na kagalakan sa buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, hinihiling na maging handa kami sa tamang oras, sa tamang panahon. Minsan nakala namin ang mga nangyayari sa aming buhay ay mali, malas,
hindi namin gusto, hindi namin maunawaan. Sa mga sandaling nangyayari iyon, buksan niyo po ang aming puso, liwanagan niyo po ang aming isipan upang mas lalo naming matuklasan ang iyong kalooban, ang iyong panahon, ang iyong biyaya. Sapagkat wala po kayong ibang inaasam at hinahanda para sa amin kung hindi kami mapalapit sa inyo at maligtas. Kung kaya nga't anuman ang mangyari sa amin, karamdaman man o kalusugan, tagumpay man o pagkatalo, karukhaan man o kasaganaan, ang bawat sandaling ito ay maging tamang panahon sapagkat ang bawat sandaling ito ay magdudulot sa amin ng kaligtasan. Huwag nawang mangyari na kami mapalayo sa iyo at sumuway sa iyong kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ating sabihin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Yaong mga nauna na sa atin na linisin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Tahimik nating idulog ay iba pa nating kahilingan. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama si San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na bubuhay at nagahari. Kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alakatin namay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ang Kristo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente de Paul ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makapagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa pangapanalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang noong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Tuwing tayo nagsisimba, inaalala natin ang tamang panahon sa buhay ni Jesucristo nang inalay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Matuklasan din nawa natin ang ating tamang oras, ang pagkakataon para sa ating kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, ni San Vicente de Paul, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ang nakakaalam ng tamang panahon para sa atin sapagkat Siya ang ating butihing Ama. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka sa pangit. Kami ngayon ng
Nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung minsan naiinip kami at nawawalan kami ng pag-asa. Kung minsan nagdududa po kami sa inyong plano at kabutihan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kaming mag-antay ng may pagtitiwala at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno. Wala siyang ibang hangad kung hindi ang ating kabutihan at kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay,
upang kami ay mabuhay. Oong Jesus, nasa ito, tawad ko sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikim po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Art Diocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente de Paul at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag ang pagkakataon mo sa buhay ay nagdudulot sa iyo ng kaligtasan at kabutihan, yan ang tamang panahon sapagkat iyan ang kalooban ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.